Brian, all my bags are packed. I'm ready to go. Come on. Magandang araw po mga kabay. Walang kapas sa pinilangan lang. Sana sa iyo po ang lahat. Ayan. Ito po yung pinakamasarap. Di ba? Yung... Ayan. Ito po yung hand luggage ko. At ito po yung big luggage ko. Sana sa iyo po ang lahat. Pasensya na po na wala ko sarili ko. Ito po yung pinakamasarap yung magpapakpo kayo ng luggage. Pasensya po ah. Kasi hindi, ayoko pong pakita ko naman yung pinilangan. Kasi surpresa po siyempre dun sa mga obay ko po sa mga marco po sa buhay sa Pilipinas. Yan. Check nyo po lagi po yung information ticket po ninyo kung gaano kabigat po ang dapat ang luggage o kung ano ilang luggages ang pwedeng dalhin. Minsan po kasi dalawa. Minsan sa depende po kasi sa presyo ng ticket. Depende po sa destination. Diba? Ay, naka. Pero swerte po ano, pag dalhin po sa Amerika, ang dami pong mga luggages na pwedeng ano, minsan dalawa po. Tapos ilang kilo, diba? Minsan 30 kilo, 35 kilo. Dito po kasi ano, isang luggage lang po, saka isang big luggage, isang hand carry, tapos ang timbang lang po talaga ng big luggage, dapat 23 kilograms. Kanina po talaga, nung naglalagay po ako ng mga pasalubong sa mga bagahe, humingiti po ako, at medyo nag-emote mo, siyempre, parte na po, yung tipong, ay, last time, hindi ko siya nabili ng gato, ito, bibili ko na, yung mga ganun tipo, na, yun po talagang sayang, hindi po talaga nababayaran po ng pera. No? Eh nga po pala, meron po akong reminder. Siyempre, meron po yung mga requirements na pag-uwi po sa Pilipinas, check po ninyo kung ano po yung mga requirements pag-uwi ng Pilipinas. Dati po kasi One Health Pass. Ngayon, hindi ko po na may bago eh. Kasi, balik po dito, January mo na po, hindi po ako nag-follow po talaga ng mga news. Ayoko po kasi ng mga, ano, mga brutal na news. Ayoko po. Lalo na yun na trending sa social media, yung fraternity, yung mga ibang pagpatay. Ako po talaga ng mga ganun balita. Kaya nung kanina nag-research po ano po yung mga kailangan po sa pag-uwi sa Pilipinas, nawindang naman po ako. Kasi nakasulat po doon na kala ko kailangan ng diploma. Pag-uwi na po siya, bakit ako kailangan ng diploma? Kasi may mga blogs na kailangan doon ng diploma. At ibang mga Pilipino, may mga dalang diploma. Tapos doon nasa at pinanood ko po yung news. Yung pala, may isang Pilipina na ayun, nagkaroon po ng issue dun sa immigration officer. Sa to lang po, kapag may nangyari po ng ganyan, ang una-una po napapahiya, bukod sa siyempre, napapahiya po yung bansa po natin. Kami po mga nasa ibang bansa, kami po yung napapahiya. Minsan na-joke po kami ng mga kaibigan namin. Minsan ngingiti na lang kami kahit masakit po. Opo, kami po yung nadadala po talaga sa kahihiyan. Yun po, ang hirap po nung kumilos sa ibang bansa. Minsan nakakabalita ng mga ganyan. Tapos diba, nakakaawa na tayo sa worst airport in the world. Tapos may nangyari ganyan. Kahit nasabihin nyo na terminal 3 pa yan na napakaganda. Pero kapag yung mga ibang terminals may ginawa talaga ang isang tao. Damay-damay po talaga lahat at nabalita pa. Kaya, mag-ingat na rin po ngayon na doble-doble. Talagang ang social media po ngayon, ang rapid growth po ng technology ay talaga pong napakabilis. Dahil sa isang kisap mata, marami pong pwedeng mabago at mabalita. Yan. Kaya ingat-ingat po tayo dahil ang mga gumagawa po ng anomalya ay pwede pong i-record o hirap pong mag-comment. Ano? Dapat po talaga i-provide po talaga yung complete CCTV camera sa bawat lugar at kapag hinanapan ng record, dapat mayroon po talaga record na may present. Hindi niya sabihin na hindi nabigyang attention. Hindi po pwede lalo sa pagdating po sa mga investigation na ganyan. Di ba? Kailangan yung mga CCTV lalo na sa mga airports, sa mga public o government offices, talagang pinupunta ng maraming tao, dapat talaga merong high-end, high-caliber na mga CCTV cameras, di ba? Kasi, siyempre, kung sakasaling mangyari, kahit yung mga simple mga mayan natin, magkaroon ng hindi maganda, at least, merong proof. Siyempre, ito lang po, isang comment ko rin po,
In fairness naman po kasi sa mga ilbang immigration officers po na nagtatrabaho sa airport, marami pong mababait. Pag-uwi po Pilipinas, babalik na uwi minsan. Welcome sir, say po, ingat po. Siguradong masaya ang family po. Yung mga immigration po talaga, ganun. Opo, nakagawa, wow sir, Finland, dream country po, welcome back. Wow, CDC na pala kayo doon, mga ganun. Magaling yung immigration officer, welcome back sir, siguradong how many years din po kayo hindi naka-uwi, welcome back. May mga ganyan po. Huwag po natin lahat kasi sa dami po nagtatrabaho siyempre sa airport, sa mga terminals, huwag po natin lahatin. Diba? Kapag pagkakamali ng isa, hindi po pagkakamali ng buong grupo. Yun. Kasi ang may mga tao talaga na mayroong mga hindi magandang plano at hindi nakikita, siyempre, sinabi nga, kahit anong gawin natin pagbabantay, kapag may isang taong binabantayan natin ay mayroong plano, hindi natin mapipigilan, di ba? Kaya huwag po natin lahat po yung mga immigration officers kasi napakarami po talagang mababait sa mga terminals na na-encounter ko po. Wala po naging problema sa mga terminals. Siguro na meron din po talagang mga tao po talaga na nadadala po ng temptation, ng tukso. Yun. Di ba dati po eh, balita yung dalawang foreign nationalities na nakawan, di ba? Yun po, yung hiya po ko talaga. Nahiya po ako. Kasi may mga Thai friends po. Dito marami akong mga Thai friends. Lagi po pinupan sa restaurant. Misa na-vlog ko nga po, di ba? Gino-joke ako. How's the Philippines airport? Is it safe? Ganun po sila magsalita. Nahiya po. Siyempre, sasabi ko po, bilang isang Pilipino, pagtatanggol. Pero pakaraming ko po, nahiya po. Pero pagtatanggol ko po, di ba? Na kahit yung mga nangyayas, sasabi ko lang, yung base sa experience ko, hindi doon base sa napanood ko. Diba? Kasi babasa natin sa panood natin, masyado tayo maging defensive. Kasi po, pag nagsalita, talagang dinidepensa ko po yung Pilipinas. Kasi po sa Canada, sabi ko, I don't know about that news. Sabi ko, hindi ako masyadong familiar. Pero pag uwi ako, laging masaya, mga immigration officers. Siguro, there are some circumstances or situations na may nangyaring ganun. Kahit naman ikaw, di ba, may sarili kang restaurant. Baga, pinapersoy ko. Parang nagre-reverse psychology ko, di ba? Ayos lang ba, ikaw may restaurants ka. Lahat ng cashiers mo, waiters mo. Oo, di ba? Nakikita mo ba lahat ng kilos? Hindi natin masasabi. Di ba? Yun po yung sinabi ko sa kanya. Lahat ba sila? Nakikita mo na super friendly sa mga customers? Something like that, it's the same thing. Pero sabi ko, ayoko pag-usapan ng ganyan. Yung mga balita talaga na hindi natin may iwasan. Sitwasyon na hindi natin may iwasan. Kahit tayo, di ba, bilang isang simpleng tao, may mga kapatid tayo, pag mainit ang ulo natin, tapos nagkakasagutan tayo, dahil sa galit natin, may nasasabi tayong hindi maganda. Pagkatapos nun, nagsisisi tayo. Mali ba na lang, umataks ang pride mo? Wala kang pinagsisiyan, di ba? Ikaw po yung mapagmataas. Yun. Yun lang po. Pero check ko po yung mga requirements po po ng Pilipinas, kung ano po ngayon, na doon po nagpo-focus. At siyempre, marami po nagsasabi sa inyo, comment na siguro hindi ka naman nakakaranas ng homesickness dahil ilang buwan nasa Pilipinas, tapos uwi ka na naman, nagkakamali po kayo. Makakaintindi lang po siguro sa akin yung mga nasa abroad, nagtatrabaho, OFW, o nasa abroad, magkakamali po kayo. Hanggat hindi nyo po nararanasan na nagtrabaho na kadres sa abroad, kailan po makasagot sa sarili po ninyo. Kasi pag hindi nyo po naranasan kahit ano pong paliwanag ang gawin ko, hindi nyo po talaga maintindihan. Yung po. Subukan nyo po na iwanan po inyong asawa, anak, magtrabaho ng malayo isang araw, isang linggo, pwede pa. Bilangin nyo po kahit isang buwan, dalawang buwan. Diyan po mararamdaman nyo po yung araw-araw na nalungkot at ayun po yung lagi namin nilalabanan ang homesickness. Totoo po yan. Hindi po nakikita yung mga lungkot po namin sa social media kasi ayaw po namin mag-alala kayo. At kung ano lang po yung marasaya, yun po yung pinapos namin sa social media. Nakala na iba, araw-araw buhay namin ay ganun. Yun po. Kaya sabihin ng iba na okay naman pala siya. Iba pa rin yung kinakamusta po kami na
Pinapadalong po kayo, ingat ka lagi dyan. Basta magbino mga kasimpleng mensahe po, napakasarap pong pakaramdam. Yun po mga kabayan, maraming salamat po sa inyo oras na inilang sa pinilakan ba dahil ilang araw. Ang flight ko po sa March 21, 29, March 13 na sa Pilipinas na po ako. Ilang araw na lang po. Kaya makapagmukmang pa po tayo. Siyempre kailangan po talaga ipiliin ko po yung mga uwi po sa Pilipinas. Ang dami po talaga may iiwan dito kasi ang dami po pong mga pinamili. Sobrang excited. Ayun. Titingnan ko po doon sa mga susunod na naiwan ko kung paano ko po papadala sa Pilipinas. Kasi ako pong masayang siyempre. Siguro pag uwi ko po naman sa susunod bago magpasko o bago mag-birthday ng nanay ko ulit, yun, ako po dadalhin. At didiretso ko na po sa big luggage para nakikita ko po na okay na tama na to. Kasi pag ako minakikita po akong mura sa shop, maganda, discounted, o gusto po ng mga mahal sa buhay. Yung po, alam niyo po, pag uwi po yung ibang bansa, hindi na po namin iniisip talagang kailangan ba maging praktikal, mga ganun. Hindi, iniisip po namin ngayon, yung paano po mapapangiti yung mga mahal po namin sa winis. Ay, gusto nito yun, ano, ay, gusto nito yun, ano, bilhin ko. Ganun, napakasarap po sa pakaram, yun po, hindi mababayaran po ng pera. At, yun po, siyempre nagpapakahirap din po kami dito sa abroad para makauwi ng Pilipinas. At ang mga magulang ko naman po siyempre may mga nararamdaman na rin po. Kaya pinipilit ko po na makasama po sila ng mas mahaba. Matagal pa po ang magkakasama ng magulang ko. Talagang alam naman nila na lagi ako naka-monitor sa kanila. Lagi ako nakasuporta sa kanila. Ipagsuporta ko po sa kanila, hindi po yun matatapatan ng pagpapalaki po nila sa akin. Kaya sa mga kababayan po natin na nasa Pilipinas, yung mga okay nasa abroad, yung mga ginagawa po talaga natin, ano, hindi po sapat para bayaran po yung paghihirap ng mga magulang po natin. Yung po para sa akin, para po sa akin hindi po sapat po. Kulang na kulang po sa sakripisyong binigay po nila sa akin. Sobra-sobra po. Kaya pagkasama ninyo yung mga magulang ninyo, okay lang magtampo. Pero ngayon kung may mga isip kayo, may mga nasabing hindi maganda ang inyong mga magulang nyo sa inyo na sobrang inabigat ng kalooban ninyo, halos ayaw nyo ng uwian dahil sa nasabi. Totoo lang po, may mga bagay po na sabi tayo na sa sobrang galit na sabi po natin. Yung mga magulang po natin, sila po yung unang nasasaktan na hindi nila lagi sinasabi kasi gusto po nilang maging matatag na bakit nila nasabi, sinisisi po nilang sarili nila, lalo na lumayo sa kanila, napakasakit po sa mga magulang po nun. Totoo po, masakit po sa kanila yun. Pinipilit lang po nilang maging matatag pero alam naman nila, o alam ninyo na hinahanap nila kayo, bumalik po kayo sa kanila. At kung kasama niyo po sila, kung magkakasama po kayo araw-araw sa bahay, napakapahalag po ninyo. Kaya kung ano man yung para sa akin po kasi kung ano yung man yung maliit po ako kasi lumaki, napapagalitan ako ng magulang ko, maliit, minsan napapano, may nasabing hindi, hindi ko po, hindi po kasi masyadong anong mga magulang ko yung mga halos ng pakin, hindi na po sila sa ganun. Minsan po yun, ang nanay ko kasi pag napapalo, siya po yung gumagamot sa amin, doon ko po nararamdaman na ay, oh, mahal ako ni nanay, mga ganun tipo. Father ko po, minsan lang po mamalo yan. Kasi laging lakwatsa ng lakwatsa. Ano po, maraming salamat na po sa inyo oras sa ilan sa pinilakan na bayan. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi, magandang araw. Laban lang.